tayo ngayon ay nagtipon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo po kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo po ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinabahagi mo po sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay
ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang banal mong kautosay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, o Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masilal. Mayaong buuting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao
ay matutulad na sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baka at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang mawawalan nito, ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaki na natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babae na magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaki na gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, ang ating Panginoong Jesus ay may apat na paalaala sa ating lahat. Ang una, lahat daw tayo ay mamamatay. Ikalawa, ang kamatayan ng bawat isa sa atin ay biglang dumarating. Dumarating po ito
sa oras na hindi po natin inaasahan. Ang ikatlo, sapagkat ang kamatayan ng bawat isa sa atin ay biglang dumarating. Dumarating sa panahon na hindi natin inaasahan. Dapat bawat saglit tayo ay laging handa para kung dumating ang ating kamatayan, handa tayong humarap sa ating Panginoon. At isasama niya tayo kaagad sa kanyang kaharian. Makakasama natin siya nang walang hanggan. At ang ikaapat at huling paalaala ng ating Panginoon, papaano tayo maging handa bawat saglit para kung dumating ang ating kamatayan, handa tayong humarap sa Panginoon at kaagad makasama siya sa langit. Nabanggit po ito sa unang pagbasa. Bilang pagmamakal natin sa Diyos, makalin natin ang Diyos ng husto. At bilang pagmamakal natin sa Diyos, makalin natin ang lahat ng ating kapwa. Makalin natin ang isa't isa. Makalin natin ang lahat ng kapwa. Papaano natin makalin ang ating mga kapwa bilang pagmamakal natin sa Diyos? Lagi tayong naglilingkod sa lahat ng ating kapwa. Laging nagkakawanggawa. Laging nag-aalay kapwa. Lagi tayong tumutulong sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kung maaari, kalimutan natin ang ating sarili. Isipin natin lagi ang kapakanan ng iba. Iwasan natin gumawa ng masama laban kanino man. Lagi tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa bawat saglit, sikapin natin magkaroon ng magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Kung ganito ang ating buhay, bawat saglit, minamakal natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamakal sa kapwa. Kung dumating ang oras ng ating kamatayan, handang-handa tayong kumarap sa Panginoon at tayo ay kanyang dadalhin sa kanyang kaharian. Makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Yan po ang apat na paalaala ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Ang ating tugon po, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kami na hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Buong Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging lugod katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanas ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanas ay nagbibigay
nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo po ang aming mga alay sa pag-aakin namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumukay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikakayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy, nagpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga
kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila
ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalag ang mga inaanyayakan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, nasanin mo, salamat mo sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus, nasanin mo, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus na sareno, kay buti mo, sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasang
Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin na nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyo na totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lakat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming mananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po. Ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos.
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.